itong kasing 5 breakups and a romance ay tungkol sa mga komplikadong relasyon. It's a very modern kwento na pagdadaanan ng dalawang tao na ang isang relasyon ay hindi lang dahil nagmamahalan ng dalawang tao, dahil din yan sa kung ano-ano pang factors ng lipunan, dahil sa pera, friends, parents, whatever is happening with the world. Lahat yun, kasama yun eh, kasama yun sa relasyon, dala yun ng dalawang tao sa isang relasyon. Siguro it's a journey of deep love. Best example sila ng how long mo ilalaban yung love mo sa isang tao. Hanggang saan ka lalaban, hanggang saan ka magbibigay, hanggang saan ka tataya. This is the reality of relationships. Yes. Yung character ko dito, which is si Lance, laki sa yaman, tapos wala rin pakialam, gusto lang maglaro. And when he met Justin, things started to change. Doon na pumapasok yung maturity. After nun, yun na, ang dami ng events. Hindi sila magtagpo kasi ang laking factor din talaga ng pinanggalingan. Ako naman dito, si Justin kasi career-driven. Mapagmahal sa family. Siya yung tipo ng tao na nakaplano na yung lahat. Tapos na in love eh. So, ano yung mababago? Paano nabago ng love ang tingin mo sa buhay mo na nakaplano ka na in the beginning pa lang? So, yung kay Justin, yun yung pinaka one word na may explain ko. Sacrifice. It's a whirlwind romance. Hindi sila sigurado kung tutuloy ba sila sa relationship. Tapos, nung nag-decide sila, nakita natin sila na, paano nila itutuloy yung whirlwind romance na yon. So, the dynamics is, how do we keep on holding on doon sa love na una nating naramdaman? Is it really love? Tapos, paulit-ulit? Pinapatagal na lang ba natin? It started from a challenge sa sarili ko na hindi ko na alam magsulat ng love story or parang kulang na kung ano yung sasabihin ko sa love story. So, gusto kong subukan kung saan ko pa siya kayang i-push. So, trinay ko na what if puro nga breakups lang yung kwento. There's this weird phenomenon scientists call quantum entanglement. Nung napasa ko lang yung konsepto ng quantum entanglement na pag yung mga particles na nagko-connect, like electrons, hindi mo na sila mahihiwalay. Or kahit maghiwalay sila, meron na silang part of each other. So kung ito naapektuhan at ito naapektuhan, hindi na yun magbabago. Wala na silang kawala sa isa't isa. Dito sa story na to, it was used as a way of describing the relationship that these characters had. That no matter what they do, no matter how many breakups, there's this thing na nagbabalik sa kanilang dalawa. When you love somebody, hindi mo siya pwedeng i-unlove because nagalit ka or yes. Dahil nagkahiwalay na kayo. Yes. Meron siyang part sa buhay mo na naging part siya at hindi mabubura yun. Yes. So dun pa lang quantum entanglement yun, agad ka yun. Na. Si Einstein naniwala dun. Diba? Ikaw naniwala. I believe. Hindi ako naniniwala. Since matagal na with Miss Annette na sinasabi na ako na, yes, balak talaga namin gumawa with Alden. So, naghihintay lang ng concept. And then, si Julia naman for Cornerstone. So, parang what if, pareho naman silang magaling na artista. So, parang challenge sa akin yon to combine actors na kahit na hindi pa sila nagkaka-work together. Laking factor na nagtatrabaho kaming tatlo dito. Like Direk Irene, si Jules, and ako. Super team. Ito yung pinaka-collaborative team. Experience and yung experience. It's the trust na meron kami sa isa't isa. Of course, this is written and directed by Direk Irene Villamore and she knows exactly what she wanted for these characters and how it was written, di ba? Pero the good thing about her kasi she lets you in. Paano mo naintindihan? Sige, gawin mo. Titingnan mo. Factor din na self-fulfillment as an actor na tinatanong din kung ano yung tingin mo sa yes. Specific scene. Direk Irene empowered us. The first time silang nagkita, jive na kasi sila eh. Sobrang jive na. Tapos jive na rin kaming tatlo. Ang tagal nga namin binasa yung script kasi nandami na agad nilang ideas every sequence. Yung first upo namin na supposedly dapat yata 2 hours lang kami. Nag-4 hours yata kami. First time kong na-happy at na-feel na ito pala yung sinasabi nilang pag-passion mo yung isang bagay, iba yung feeling. I'm willing to go all in for this film. I feel like it's worth it. It's just gut feel, no? I know. I made the right choice. Siyempre, ang unang-unang gusto kong pasalamatan dyan is the first GMA and Cornerstone for letting our company be part of this film. When I read the script, I believed in it. You know, when you're a producer, of course, you always secure investments na
Sigurado. But right now, since we are just starting, of course, everything is risk. Hindi mo kasi malalaman na unless you try. Una-una, kwento pa lang, sobrang nagustuhan na namin yung concept ni Direk Irene, especially how she envisioned the storytelling when we saw the finished product, the complete movie in itself. Talagang it's worth watching on the big screen. Kasi napakaganda. I think it's not only a date movie, it's also a barkada movie na pwedeng panoorin talaga ng lahat. Kasi makakarelate talaga sila sa lahat ng na-in-love, sa lahat ng nagkaroon ng mga breakup, sa lahat ng gustong umibig. Yung pelikula, yung pagpapanood sa sinehan ng pelikula is still a challenge for local producers. I know that the people are coming back to watch movies, but most of them are really foreign film. Very limited yung Filipino films na nagtatagumpay pa sa cinema. Kaya ito ay isang risk from our end. But we feel that the best chance to bring the Filipinos back to watching Filipino cinemas is really creating good movies. It's really creating great stories. That's why even if it's challenging, even if there's a huge risk, we decided to bring this story and this movie to the cinemas kasi we feel that may malaking chance ang story ito para ma-encourage yung mga tao manood ulit ng pelikulang Pilipino. Iba pa rin yung experience ng cinema, iba pa rin yung communal na para sabay-sabay kayong tumatawa, sabay-sabay kayong umiyak. At gusto nating ma-preserve yun. Sana yung faith natin sa industry huwag mawala and yung tiwala natin sa mga filmmakers, ibuhos natin ngayon. Ibalik natin kung ano yung nakasanayan natin, ano yung minahal natin sa pelikulang Pilipino. We are trying so hard always to come up with great stories. Gagawa pa rin po kami ng gagawa hanggat kaya pa namin gumawa. Sana po manood po kayo ng 5 Breakups and a Romance. I'm assuring you that worth it ang pagpunta niyo sa sinihan. Slowly, bumabangon po ang pelikulang Pilipino sa buong bansa and of course all over the world as well. Iba pa rin po, kapag nanonood ka ng isang pelikula na marami kang kasama, tapos sabay-sabay niyong nararamdaman yung emosyon. Samahan niyo po kami. Worth it tayaan ang pelikulang Pilipino. October 18 na po, manood po tayo ng 5 in all cinemas nationwide. Directed by and written by? I don't know. Let's go.